Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nickreation channel. So ngayon guys, susundan natin yung video natin about sa Orbitau. So kung napanood niyo yung nakaraang video natin tungkol sa project na to, so pinuntahan lang natin yung overview nun and then pinag-usapan natin yung mga events related dito sa testnet nila. So naglabas na sila nung game demo nila na pwede nating subukan tapos makatulong tayo sa kanila kung meron tayong makikita ng mga issue. So yun nga guys, kakasimula lang nung testnet event nila. So nag-open to 1 hour ago and then ngayon nga paparticipate tayo and naka-receive tayo ng email na kasama tayo dun sa mga whitelisted na mga players kasi meron tayong 3 egg na binili. So ang bili ko kasi dun sa isang egg sa marketplace dati nasa 4,000 plus pero ngayon parang mga nasa 6,000 na yung minimum nung eggs na to. So medyo hype na hype din talaga siya. So kung papasok kayo sa game na to, make sure nyo lang din na i-manage yung risk na meron kayo dun and kung tingin nyo talaga na malaki rin yung potential ng game na yun kasi nga medyo tumataas na rin siya ngayon. So dapat ready lang din kayo dun sa consequence. Okay? Dahil nakasali tayo sa testnet event, sali na rin tayo dun sa paghanap ng mga bugs na isasubmit natin dun sa form nila. Icha-channel natin dito yung inner QA natin, yung tester natin. I'm not sure kung marunong ba ako nyan, pero try natin maghanap ng mga issues. Sasali din tayo dun sa pag-submit ng video. And kung makakuha ba tayo ng 4-star or 5-star kapag ka nag-hatch tayo, I think meron ding mga rewards na ibibigay dun. So alright guys, so yun nga na-confirm na tayo for whitelisting and nagsimula nga ito ng 2 PM. So ngayon 3:37 PM na, so medyo date na tayo ng 1.5 hours pero I think okay lang. Try pa rin natin na makahanap kung may mga masasubmit pa tayo na bugs. Tapos sabi dun sa Telegram chat nila, chinik natin quickly. So pwede nating i-register yung account natin, gamitin na lang yung taong forever na code. Kaysa maghintay pa nung OTP. So, nag-try na ako nun guys. Nakapag-create na ako ng account. So, ilalagin na lang natin dito yung account natin. Try natin. Una pumasok. So, yun. Nakapasok na tayo guys. So, meaning pwede na tayo mag-deposit ng hero or ng token. Pero, syempre, pumunta tayo sa inventory. Wala pa tayong eggs dito. So, sana gumana. So, guys, nung nag-login tayo dito, ginamit lang natin yung whitelisted na wallet address natin. Plus, lumipat tayo dito sa testnet. So, kung gusto nyo makakuha ng testnet network, so, punta lang kayo guys ulit sa chainlist.org. So, ito sobrang helpful sa atin ito kasi madali na natin mahanap yung mga network. Tapos, piliin nyo lang itong testnet. Tapos, hanapin nyo yung gusto nyo na network. Ayan. Tapos, connect nyo lang yung wallet nyo. And then, after nyo, ito may T. So, test BNB yan. Mag-connect lang kayo dyan. Tapos, yun, okay na yun. Okay, so, claim na tayo dito ng ating eggs. Sana gumana kasi yung hardware wallet natin nagloloko to sa test environment eh. So first time lang talaga natin to lahat guys. So mangangapa tayo. So sana okay lahat. Okay, hindi tayo makakuha ng egg ah. Anong nangyari? Claimer egg. Now, try pa natin. Amazing. Sinabi ko na nga ba hindi siya gagana yata guys. Try nga natin na mag-treasure suite. Okay guys, nakakuha tayo ng egg. Sana. Sana lumabas. Alright guys, nakakuha tayo ng egg. So ginawa lang natin guys dahil naka-treasure tayo. Binago natin yung safety check natin to prompt. Ayaw gumana kasi hindi talaga nagpo-push yung ano natin, yung processing natin. So ngayon meron na tayo. So sana makakuha tayo ng 4-star or 5-star heroes para makakuha tayo ng parang 100 to 200 TAUM tokens. O since pinag-usapan na rin natin yung TAUM tokens, check na rin natin dito magkano ba ngayon yung token nila. Nung nakaraan sa content natin, nasa 7 pesos, di ba? So ngayon, magkano kaya? Ayun, nasa 7. Tumaas guys, tumaas yung price. And then tumaas din yung sa marketplace nila, parang nasa 800 plus na per egg. Nung bumili ko before, parang nasa 600 plus lang yun to 700. So yun guys, open na natin to. Let's try. Open na natin lahat. Sana maka 4 star to 5 star tayo. Sana guys. Kahit malas tayo dito. Hindi natin sure kung makakapasok pa. Sana makisama yung treasure natin. Let's see. Okay. Nag-approve. So makikita natin yung mga heroes natin. Ano na? Ano mangyayari? Deposit. Ba't walang ano? Nag-pop. Treasure talaga. Minsan kasi talaga pagka hindi native yung mga tokens or hindi pa ready sa NFT. Yung mga hardware wallet, hirap mong gamitin eh. Okay, sa wakas na open na natin guys. Surprise! Wala tayo.
wala tayong nakuwang 4 to 5 star kasi kaya natin hinahabol yon. Meron sila ditong rewarding ng mga makakuha ng 4 to 5 stars. Kaya lang, pakita ko sa inyo guys. So yan, meron silang makukuha na, eto, 200 and 100 PAUM tokens. 100 pala, 100 na tao yung re-rewardan nila. What if, ano, mag-try tayo na mag-claim pa? Wala na. So nakapag-claim na tayo, hindi na tayo makakakuha ng eggs. Yan ang gagamitin natin. Right? So, let's move on. Punta na tayo dito sa game. Tapos, i-deposit na natin yung mga heroes natin. So, isa-isa lang pala. Sige. Deposit na natin. Let's do it. Transfer natin lahat, guys. Ang init ngayon, sobra, guys. Pero naka-block pa din ako, no? Sobrang init ngayon, sobra. Check natin tong game na to. So, sana okay. Alright, let's move on na. So, na-transfer na natin lahat. So, dapat yung mga heroes natin nandito na sa game. Okay, guys. So, try na natin laruin yung game since na-deposit na natin yung mga heroes natin. May instant background na pala tayo dito. Ay, nakalagi naman tayo agad in terms of performance nung system ng game. So, ito, makikita natin dito na andito na yung mga heroes natin. So, ito mukhang forest. Ito, ano ba to? Or, clickable ba to? Mga characters? Hindi. So, dito, PvP coming soon. So, dito yung story. So, siguro yan yung mismong laro natin. Andito yung account natin. So, level 1 tayo. Ito yung wallet address natin. So, tumatanggap tayo ng donasyon. Hindi, joke lang. So, ito yung guild. So, kung meron kang guild, siguro dito yung lalabas yung detail. Tapos, ito yung mga stats natin ng 1v1, 3v3, tsaka 5v5. So, okay. Yun yung mga makikita natin dito. Ito, ano ba to? So, pwede nating palitan pala yung pangalan natin. Ayan, pwede. Kung gusto nyo. So, level 1, kailangan natin magpa-experience ng 0 to 4,000. So, pwede tayong mag-change ng avatar between this. So, ito makikita natin dito siguro. Ito yung token na pwede nating ma-earn. Tapos yung power natin is 332. Based dito siguro sa total ng stats ng mga character natin. So, exchange na natin. So, idadirect lang tayo sa marketplace. So, sa ngayon, nasa production to. Wala namang non-prod na marketplace. So, yan guys. Idle to earn. So, ano bang meron dito? So, ito na yung mismong game. No, so kailangan nating mag-setup ng mga characters natin. So ito, click natin 'to. Idle reward is calculated based on the power of your deposited heroes for every 60 minutes. We will reward you with ORI. So ano ba 'to? Isa pa din lang token. However, if you unidle your heroes before the 60 minute cycle, you will not receive ORI. Remember to claim when your ORI bar is filled up. So mukhang in-game ano nila yon token, no? Ito. So i-idle mo lang yung mga characters mo. So parang mining style din eh, no? So hayaan mo lang sila. So ito, 135 lang yung team power natin. Pag nag-claim tayo, wala naman tayong makiklaim. Ah, ganun na yun guys. So pag naglagay tayo ng isang character, pag nag-claim ka, so mawala na yung character mo dun. So kailangan mo talaga siyang i-idle dito. Ayun, so kailangan mo palang i-select lahat. So 332 yung power natin. And then pag kinonfirm natin yan, so ito na yung mga ma-earn natin. 0.79 per minute. So, idle power niya mas mataas. 1420. So, hinahayaan lang natin yan dito para maka-earn tayo. Okay, pero kung gusto natin kunin yan, i-claim lang natin. So, yun pala yun, guys. So, huwag masensya nyo na, guys. Ha? Ngayon lang kasi natin ito sinidip. Eh. So, ito yung mga heroes natin. So, baka malalaman na natin anong pangalan ng characters natin. So, ito yung mga attributes natin. So, yung mga skills din. So, ito yung attack 62. So, malalaman din natin yan later kung ano ba yung magpapa-level up dyan. So, basta yun, guys. Ito yung mga skills natin. Tapos meron pang blanco dito. So pwede pa pala itong maka-accumulate ng iba pang skills. So forest. Ito. So halatang halata namang forest siya. So makita natin dito yung skills tsaka yung stats natin. So ang dami nilang mga ano, mga attributes. So HP, attack, defense, speed, grit rate.
So dodge rate, ito yung pag-iwas, di ba? Yung greed naman siguro parang ito yung mag-creep ka, no? Or parang mag-sustain yung player mo. Greed damage, accuracy, tapos yung resistance. So pag nag-overview tayo, balik dito sa character. Okay, ano yung nakuha natin sa iba? Or pala to, guys. Or ito, yung parang may wood. So ito, limited pa lang yung mga ano niya, skills, oh. Tatlo pa lang. Okay, basta may parang wood or group pala yun. Kasi parang medyo narito ako sa kulay eh. Yung isa parang wood, eto naman kulay blue kasi. Na tayo dun sa inventory. Inventory, so dito natin malalaman yung mga power-up materials. I'm not sure kung nandito yan sa white paper natin. Pero for sure, soon makikita natin yung ibang mga information. Settings. So ito yung music natin, pag inalis natin, so wala na tayong background music. Sound effect, ito during the game yan, notification. Tapos ito yung mga community nila, kung gusto nyo mag-join. Para sa mga updates. Okay, natapos na natin tong upper part. So move na tayo dito sa baba. So PvP, hindi gumagana, so coming soon. So wala nang ibang clickable dito, guys. Ayan lang. So dito na tayo sa story. Sa story naman, sa screen natin, may nakita tayo dito. Ito for back. Okay, nakabalik tayo. Tapos ito naman yung by chapter pala to. Kasi parang MMORPG din siya, no? Parang may story din siya. So ito chapter 2, chapter 3. Oh, so per map. So maraming mga levels na kailangan malampasan. So syempre lahat naman nagsisimula sa first chapter. So may story yan. So click natin to. Okay, so meron ditong story, no? Okay, so dito naman stars 0 over 30 every point sa map. So pwede kang maka 3 stars siguro. So kapag malakas yung mga characters mo din, pwede kang makakompete ng 30 stars per map. And then dito naman difficulty, easy, normal, hard, hell. Wow. So mukhang mas may mahirap pa sa hard. So try lang natin tong easy. Try natin, guys. Let's start with this one. So yun, may nag-pop up. So eto, kailangan nating ma-3 star. Tapos yung kalaban natin, 89 yung power. Mukha namang mas mataas dyan yung tatlong heroes natin. So victory, all heroes are alive. So kailangan buhay lahat. And then clear speed must less than 12 turns. So kailangan 12 turns manalo na tayo. So reward. Oh, eto na, guys. Eto pala yung hindi pa natin alam anong tawag dyan eh. Pero eto yung pampa-level up ng mga skills natin. So eto naman yung isa rin na or eto yata yung Ori na token. Okay. So baka parang certain number nitong Ori token na to pwedeng i-convert TAUM token. Hula ko lang. So kung meron kayong information about that, guys, lagay nyo lang sa comment section. So battle na tayo. So piliin na natin yung mga characters natin. Pwede tayong mag-auto. Ano kayong auto? So ilalagay nyo lahat. Okay, guys, di tayo magagawa pala kasi nasa idle mode yung ano natin, players natin. So bawiin muna natin sila. Okay, wala tayong na-claim kasi impatient tayo. Nag-move ka agad tayo sa next game. Wala, kailangan natin patagalin kasi yun eh. Sabi sa rules, parang at least maka 1 hour ka. Pero kailangan natin i-check tong story. So let's go ahead and start this. So nga ba yung ginawa natin? Ito pala, sorry guys. So ito, battle na tayo. Tapos pag auto, oh, kung saan ang papasok lahat ng character. Eh wala naman tayong ibang option eh. So pwede rin tayo mag-add. Okay. So pag ito naman. Okay, kusa na pala yon. Kusa na yan. So yan, yan, yan. So papasok na yun doon. So working naman siya, I think. So hindi tayo makapag-battle kasi walang hero selected. So ilagay na tayo. So yung power natin is 332. So sana enough yan para matalo natin yung kalaban in less than 12 turns. So loading. Hindi ko lang alam kung idle to earn pa rin to, ha? Pero baka tingin ko makiklik-klik din tayo dito eh. Tingnan natin. Ah, hindi na pala. So naka-simulate lang. Okay. Okay din yung effects, no, guys. Pwede mong i-pause tapos may oras lang for ay ito, countdown yata to for the number of turns. Ang daming kalaban. Hmm.
Sana hindi ganun kalakas yung music, no? Rinig nyo pa sana ako, guys. Rinig nyo ba ako? Hindi na ano natin yan. Natin, guys. Okay, guys. So, nalibang tayo dun. So, nanalo na tayo. Wala naman din masyadong gagawin. So, simulated na yung mismong game natin. And naka-earn tayo ng 21 ori and 68 na ganito. Gems yata ito. Okay. Nakakuha tayo ng 6 stars kasi na-meet natin yung lahat ng mga requirements dun sa level na yun. And naka-easy lang kasi tayo. So, I think the same naman yan for all other difficulty. Huwag na natin itry yung iba kasi mahina lang naman yung ano natin, mga heroes. Tapos yung hard coming soon, hell coming soon din. Ito na yung na-earn natin. Nakakuha tayo ng 45 ori. Di pa natin alam ano yung conversion yan pero... Ay, gumana naman na lahat so far. So, wala yata sila masyadong mga bugs dito. Ito ba? Bugs ba to? Walang kulay yung ano, isang mata. Mukhang kasama yun sa art. Okay guys, so since meron tayong nakuha na ibang mga in-game tokens, so try natin na mag-upgrade lang. Or check natin sa inventory. So, meron ba tayong nakuha? So, meron dito guys. Meron tayong nakita dito pero walang laman. So, pwede siguro natin itong i-report. Okay, so check natin. Or dapat i-click natin. So wala eh. So guys, meron tayong nakita na ano. Try nating i-submit to. Baka sakali na mabigyan tayo ng reward guys. And then sa heroes naman, try natin na mag-upgrade. So yun guys, oh, nawawala-wala nga siya. So try natin i-upgrade tong claws ni Forest. So dito meron tayong 144 na na-earn kanina kasi kung mapapansin nyo, dalawang, isang 60 plus at 70 plus yan, no? So try natin na mag-level up. So ang sabi dito, parts level cannot be higher than heroes level. Okay, so hindi pa tayo pwedeng mag-upgrade siguro dahil level 1 pa lang tayo. So kailangan natin na ipa-level up muna yung character natin. Makes sense, di ba? So okay lang. Submit na tayo ng mga bugs. Actually, nakatatlo rin tayo doon. So, hindi tayo nakapag-open ng 4 to 5 star heroes. And, ayun, sasubmit na lang din natin yung video natin doon sa pa-event nila. Pero, I think mahirap makapasok doon sa top 3 ng YouTube. Ayun guys, so sana nag-enjoy kayo ngayon sa ginawa nating testnet. So, sana marami pa tayong mga itest na mga games. And, kung meron kayong mga questions, suggestions, huwag kayong mahiya na ilagay sa comment section. And kung di pa kayo nakapag-subscribe, guys, subscribe na kayo sa channel natin and hit yung notification bell para marami pa tayong mga content na ma-share sa inyo. I think yun lang. So, thank you for watching and see you on my next one. Bye-bye!